Ready for recording. Hello, sound check. Hello, sound check. That's mic 1, 2, 1, 2. Makita po natin kung ano yung itsura ng sinasabi nila na interface. Actually, dapat bitik na dapat yung ano in-order ko. Kaso parang nakita ko na mas maganda to. Ayan guys, tingnan natin. Uy! Uy! Ayan guys, oh! Oh! Ayan! Ayan! Woo! USB 24-bit 192 kHz. Ayan guys, tingnan po natin. Meron po siyang headset. Ayan, headset. Tapos ito po yung audio interface. Meron din siyang condenser microphone and then yung microphone keyboard. Ayan na, tama-tama. Wala kung paano itong gamitin, pero sana ko yan sa podcasting and recording. Ayan, kala mo magaling bumantay, no? Tapos bumuksan na po natin itong ating Scarlett Sonor Studio from Focus Mike po. Ayan! Woo! Meron na siyang Your Scarlett Experience Starts Here. Ayan. Buksan po natin. Bagong-bago. Meron po siyang manual. Ito po yung manual niya. Important safety instruction. Ayan. Ito po yung kanyang headset. Ayan, fantastic pa. Tingnan nyo guys, yung headset niya. Tapos yung keyboard niya. Ayan. Tingnan yung keyboard niya. Pwede siyang, ano, pwede siyang, meron siyang jack. Pwede siyang sa headset, pwede yung gamitin sa laptop, tapos direct dito sa ganda ng headset yun guys. Gamitin na natin para mahaba-haba yung keyboard niya. Tignan niyo guys. Tignan niyo ba? Isayin natin guys ha, para makita nyo rin. Ito yung pinatawag nila, condenser mic. Pagkala nyo. Pagbang. May COVID. Ayan ang pinakaharapan niya para magamit nyo. Ganda o. Matigat niya. Ito lang. Siguro, almost sa kilo. Okay, ito
isa po yung sa ng mic niya. Actually, wala siya kasamang bracket stand. Ganito yun. Ipot mo lang. Mark yun dito. Diyan nakaharap sa ano. Tapos, ito po yung audio interface niya, guys. Ayan, guys. Ganda ng kulay, guys. Then, ito po yung likod niya. Then, ito po yung harap. Ayan, ito po yung saksakan na tapos may game po siya. Ayan po, dalawa yung game. This is the game. And also, two input. One for mic and one for your instrument like electric guitar. Ayan, dito siya sinasaksak, guys. Tapos, ayan, meron siyang game. Umiilaw yata yun dito. Kasi nakita ko dun sa YouTube. Ayan, pagka nagkulay-kulay yung ilaw niya, ibig sabihin na medyo pangit yung manunod. Kailangan magkulay green lang siya para maganda yung dating dito sa audio interface niya. Tapos ito po yung saksakan ng headset para po sa monitoring. Pagka magre-recording kayo studio. Tapos ito po yung game niya dito sa headset. And then meron siya na ayan, game input. Tapos may ear siya para dun sa boses mo. And yung phantom power niya, 48 volt phantom power para dito sa mic. Ayan. Tapos sa likod, meron din siyang output kung gusto nyo ilagay sa speaker. Hindi na kayo gagamit dito sa headset. Left and right pin po yan. And then, yung saksakan ng USB. Ang maganda sa kanya, guys, wala na, direct power na po siya. Papunta po doon sa laptop or desktop niya. Ayan, direct siya. Ayan, meron siyang C-type ayan, game input. Tapos may ear siya para dun sa boses mo. Ayan yung phantom power niya, 48 volt phantom power para dito sa mic. Ayan. Tapos sa likod, meron din siyang output kung gusto nyo ilagay sa speaker. Hindi na kayo gagamit dito sa headset. Left and right pin po yan. And then, yung saksakan ng USB. Ang maganda sa kanya, guys, wala na, direct power na po siya. Papunta po doon sa laptop or desktop niya. Ayan, direct siya. Ayan, meron siyang C-type wire para po dito sa ayan, kita nyo, guys, oh. Maganda siya, oh. Ayan, guys, buk natin. Ito. Ayan, para dito. Tapos ito, papunta na to ng computer. Doon na siya mismo kukuha ng supply sa laptop or desktop mo, guys. And then, oh, ganda ng ano niya, oh. Yung wire niya sa XLR condenser. Ayan, XLR wire niya. Ayan, guys. Mahaba-haba rin yung wire niya. Ayan niyo, guys. Ang ganda nung ano. Yung pinaka-input ng sa mic niya. Saka maganda. Ayan. Ito yung punong sa mic. Subok na po natin. Tapos, papunta po yan sa yung isang dulo, papunta dito sa audio interface mo, guys. Ayan.
Pwede, pwede na. Sigaw na siya. Tapos, ito. And then, kabit po natin yung headset. Yung napakagandang headset niya. Kaso hindi mo natin masusubukin. In-unboxing lang natin yun. Para makita niyo kung pa. Kala mo anong gamitin talaga eh, no? Dito siya. Yan guys. Ito sinasaksak. Yung input ng headset. Tapos, ito na siya. Wow. Ready for recording. Kaso ang problema, wala tayong mic stand. Kailangan may mic stand din. Kaya, bumili na rin ako. Pero hindi siya kasama dito sa package na to. Ha. Actually, alam kong ano, kaya sabi ko, nung dumating siya, kakailanganin talaga natin ng mic stand. Kaya, pwede siya, bumili na rin ako ng mic stand. Unboxing ko na rin. Inuuri ko po, hindi po ako isang professional singer. Minsan, sa trabaho natin, kailangan kasamahan natin ng konti na rin. Ayun, no? Diba? Ganito siya ako. Pero, baka kumalat. Tapos, ayun pala, bumili rin pala ako ng computer. Talagang willing-willing na yun, no? Napakahusay. Sound check. Yes, mic. 1, 2, 1, 2. Balik po tayo dito sa Focusrite natin. Focusrite Scarlett 2 i2 third generation. Ayan guys. Kita nyo kung paano yung pag-connection niya. Ayan na medyo pandami na rin po natin. Susunod na video natin na pag-aralan ko muna kung paano gamitin. Medyo sinerge ko na rin. Tapos guys, meron siyang ano, yung software and drivers para magamit nyo daw yung tamang sounds na ibibigay nitong audio interface. Kaya libreng pwedeng i-download. Ayan, nandito po yan guys sa cartoon. Sabi lang po natin dito guys. Ayan, mababasa nyo dyan guys sa likod ng cartoon niya yung paggamit. Ayan. Tapos nandiyan din dito sa may baba yung software tsaka yung drivers na pwede nyo install para maging maganda yung recording. So guys, maraming salamat po sa inyo. Naway, tulungan nyo pala ako sa aking pag-unboxing na itong Scarlett Solo Studio 3rd Generation from Focusrite po. Ayan, maraming salamat po sa inyo guys. This is Ron Caluete Vlog. Have a wonderful day po sa inyong lahat. Salamat sa inyo guys. Please like, subscribe, and hit the notification bell para po maging update po kayo sa mga susunod kong mga video. Have a wonderful day guys. Bye-bye. God bless you.